Yun, magandang araw sa inyo lahat at welcome ulit sa panibago nating video at pag-uusapan natin ngayon yung SLP and AXS. Kumbaga, magbibigay lang tayo ng update. So last time kasi na in-analyze natin tong SLP, nakita natin na nagkaroon nga ng breakdown sa 4-hour chart dito. Or mas ginamit natin yung 4-hour chart last time and in-anticipate natin na babagsak nga ito sa 0.67 pesos. O bakit? Kasi saan ba siya nang galing before nung in-analyze natin siya or nung nag-create tayo ng video? So nandito siya last time. Ayan. Dito, ito pala yung kandila na nakikita natin that time sa previous video natin. Tapos sabi natin, mukhang nag-breakdown na sa key level niya, which is yan, lagi ko nga pinapaliwanag ano ba yung mga key level ito. Yan kung saan merong interaction yung price lagi or kung saan nagre-react yung price. So tinatawag natin yan na key level. So importante yan na ma-recognize nyo agad yung mga key levels para alam nyo kung saan kayo pwedeng magkaroon ng re-entry or kung kailan magkakaroon ng bounces or kailan magkakaroon ng retest. So it's important to know where the key levels are tsaka paano mag-identify ng key levels, kasi hindi naman lahat yan basta nagkaroon ng interaction yung price eh, pwede mong tawagin key level. Minsan noise lang yung iba. Kumbaga, hindi naman nagiging support and resistances talaga na solid or may mga tinatawag tayo na mga support and resistances, pero makaklasify natin sila kung mahina ba o malakas. Lalo na kung once lang tumambay dun yung price or nagkataon lang na tumama dun yung price, minsan lang, ganyan, hindi siya pwedeng tawagin basta-basta na key level. So usually, the key levels, para ma-identify mo siya, dapat multiple instances yung marirecord nyo na nagkaroon ng reaction yung price. Katulad nito. O ito, itong isa. Ayan, kita nyo to. Nagkaroon dito, isa, dalawa, tatlo, apat, then lima, then sa baba naman, naging resistance siya. Ano yung pito? Walo. Then ito, siyam, sampu. Ayan, labing isa. Yun, sama natin yun, labing dalawa. So, napakadami ng instances. So, key level yan. Kaya tignan nyo naman. Pansinin nyo yung naging action ng price dito na nakulong dyan yung presyo ng SLP for some time. Then nung nag-breakdown na siya dito sa isang key level na to, isa, dalawa, tatlo, yes, medyo mas mababa instances, pero yan na talaga yun at this area, ito na talaga yung pinakamaraming interaction yung price. So ito, nakita natin dito nung nag-breakdown siya, sabi natin drawing natin to ng ganito, sabi natin magkakaroon ng bounce nung time na yon. In-expect natin hindi na medyo bababa pa siya. Okay, in-expect natin na ganyan, nag-drawing tayo na yan, na halos ganito yung ngayon na mangyayari, ganyan. Pero hindi eksaktong ganyan na, parang yung sa drawing ko ganito siya last time, ganyan. Parang ganun lang, mas simple lang, hindi ko naman syempre mape-predict. Ganyan lang yung drawing ko kasi hindi ko naman mape-predict na magko-consolidate pa siya dito. Kasi ang basis ng analysis natin, although sa 4-hour chart RSI 30 na siya. 'Di ba? Nag-RSI 30 na siya dito nung bumagsak siya dito. Pagdating kasi sa daily, that time nung nag-breakdown siya, ayan, hindi pa siya pumapasok sa RSI 30. Tara lang, igalaw ko lang. Ayan, wala pa ito sa RSI 30. Kita niyo naman nasa above RSI 30 pa siya. So, sabi ko, may ano ba 'to? May space pa 'to na gumalaw pababa. And ayun na nga 'yung nangyari. Pagdating dito sa 4-hour chart, nag-extend pa siya dito sa candle na to, then dun siya nagkaroon ng bounce after niyang mag-dip down talaga sa RSI 30. Ayan. Sa daily, medyo in-expect natin to. Ayan nga lang, hindi nga lang masyado nag-RSI 30 pero 33 siya. So nagkaroon pa ng consolidation, then nagtuloy, nag-extend na siya pababa. Ngayon pa lang siya pumasok sa RSI 30. So ngayon, pwede na siyang mag-bounce. Parang makikita na natin na may potential na tayo for a bounce dito dahil sa daily candle natin or sa higher time frame natin ay mukhang nagsisignal na siya na pwede siyang mag-bounce. Possible yan na paganto, bumalik sa ano, sa 0.8. Possible, again, possible. Hindi ko sinasabi na ganyan nga, pero if ever man na magka-bounce dito, magkaroon ng bounce, possible na track niya ganito. Then, ayan, then pa ganyan. Okay, ang general sentiment pa rin natin sa SLP ay pababa. Okay, ano pa ang pwede mangyari? Pwede rin mangyari, ito naman. Magkaroon talaga ng breakdown. And mas masaklap to pag ito nagkaroon ng breakdown kasi wala tayong masyadong breather dito.
Bakit? Pag nagkaroon pa ng breakdown yan, it will go below RSI 30 na nga ng tulo yan, mga baka pumasok pa ng 20 pag bumaba pa yan. Then, pag ito, ang retest niya dito na sa support. Ayan, dito na yung retest niya. So, mangyayari, hindi na tayo magkakaroon ng breeder masyado, or I mean, hindi na makakahinga yung SLP ng konti. Tapos yun, tutuloy siya bumagsak. So, ito na yung pwede natin puntahan nun. Ako, ito, napakasaklam. Ayan, mga ganyan level na, and wala na yata tayong ano. Wala na tayong mas ano pang chart dyan, mas mababa pa dyan na chart. So, ito na yung lowest natin. Pwede na i-revisit yung lowest point natin na nangyari noong February. So, pwede na tayong bumalik doon. Ayan. So, again, ang pwede mangyari, mag-breakdown, then retest sa support or sa key level, then i-visit niya na itong area na to. Again, area guys, ha, hindi natin masasabi, hindi natin kasi mapipinpoint na ito. Ayan. Ito ang area na tinatawag. Bawas lang tayo ng drawing. Ayan. Pwede hindi natin mapipinpoint yan, pero around this area, i-visit niya yan, and dyan pwede siya magkaroon ng another bounce. So hopefully may ano no, may maging bago na or may mabago sa kalagayan ni SLP para naman makapag ano, makahinga-hinga naman tayo kasi pababa siya ng pababa ng presyo, no. And yun, tara lipat tayo naman sa AXS. So ang nakita natin recap lang muna tayo sa SLP. Two scenario yung nakikita natin na pwede mangyari, and mas gusto natin yung isa, although pareho silang bearish, mas gusto natin itong scenario na to, itong isa. Ito mas gusto natin scenario, magkaroon ng bounce dito or mag-consolidate then bounce yan para makapagano pa tayo dito sa 0.8. Pero yan, eventually tingin ko downwards pa rin yung pupuntahan nitong SLP. Ayan, ayan ang nakikita natin possible. So ito, ito yung scenario 1, dinabilugan. Scenario 1 and then scenario 2. So mas gusto natin mangyari yung scenario 1 para at least umangat pa siya konti. Kasi ganun mangyari dyan eh. Nakita natin may pagbagsak, tapos aangat siya. E di magkakaroon ng bounce, may mga mamimili dyan. Yung mga sellers, nakitang umangat na, magpapaunahan na ulit magbenta yan dito. So, ganun. Kaya ganun yung psychology. Dahil ang daming nga kasing waiting na magbenta. Ang daming gusto mag-exit sa SLP. Lagi kasi, lagi tayo, hanggang ngayon, nagpa-farm pa rin naman tayo ng SLP sa V2, di ba? So, marami pa rin selling pressure. Mataas pa rin yung selling pressure sa SLP. And yun, punta tayo sa AXS. Sa AXS naman, okay, ito medyo masaklap itong nangyari na to. Kasi diba nakita sa SLP, meron tayong scenario 1 and scenario 2. Dito sa AXS, may ganun din tayo last time. Kasi ito naman sa AXS, na nakikita natin dito before, same with SLP, nagkaroon siya ng major breakdown or nag-breakdown siya dito sa major key level na minap out natin nga dito. Ayan, nakita nyo naman, may mabilog-bilog pa tayo dyan sa chart. Then, ito yung chart natin sa RSI, yung anticipation natin sa RSI na pwede mangyari. And ayun, right on track naman. Kaya lang, ito na. Pangit ito, scenario number 2 yung nangyari kay, ano, kay AXS. Kasi kung kanina, ayan ang inaasahan sana natin dito kay AXS. Ayan, diba nag-hold ng konti itong area na to. Itong may guhit sa baba, ayan. Kasi ano rin to eh, key level din na matatawag. Nagkaroon ng reaction yung price, kita nyo naman, di ba? Hindi agad bumagsak. Sumalo pa, meron pa mga buyers dyan, kumbaga. So, ang nangyari, or ang ina-expect sana natin mangyari, etong area na to mag-hold, tapos yun, umangat sana doon, to 44. Kumbaga, 38 to 44 yung range na sana lalaruin, yung gusto nating kapuntahan niya. Okay, so ito ha. And then, again, pero again, downward pa rin ang ano natin dito. Downward pa rin yung ating analysis or at least yung verdict natin kay AXS. Bakit? Kasi pagdating ng May 4, ito ha, importante itong date na to, May 4, tandaan nyo, or May 5 siguro sa atin, mare-release yung mga token allocation ng mga devs or ng team, okay? Ng Axie Infinity. So magkakaroon sila ng airdrop na AXS ulit. Kasama yun sa ano talaga nila, sa token distribution nila. And May 4 yung isang date doon na makaka-receive sila ng token. So tingin natin ang mangyayari, magkakaroon ng pagbagsak ng token kasi mag-exit yung mga yan or magbebenta yung mga yan. So, tingnan natin yung last year na ano, may kita ba natin dito? May 4.
meron ba tayong ano, ayan. Wala naman, okay. So, hindi naman ano. Wala, ayun, medyo may ganun lang, maliit lang. May pagbagsak na noong May 4 last year. Then, alam ko nung around September, meron ulit sila nung airdrop. Pero, yun, na-expect natin na mas mataas yung selling pressure ngayon given the sentiment ng market dito kay Axie Infinity. Anyway, sinasabi ko na, ito na yung second scenario. Yun nga yung nangyari kay AXS. So, ang mangyari dito, pwede to, pwede dito na mag-bounce. And then, yun, magre-retest dito. Delikado to pag nag-retest tapos bumagsak. Okay? Delikado yan kasi napakasakit na nung babagsakan natin sa susunod. Ang next na is either huminto siya dito sa 29. Okay? Yung ibang tao, tinitignan yung 29 as a support. Pero napakahina niyan kasi ito yung sinasabi ko katulad kanina na mahina itong mga gantong klase ng support or kill or resistance. Bakit? Kasi tinan mo, once lang naman nagkaroon ng reaction dito yung price. Ito lang. Once lang. Then wala na tayong ibang basis kung magkakaroon nga ng interaction dyan. Pero sige, tingnan natin. Kung hihinto pa sa 29, pero ang inaasahan natin, magtutuloy-tuloy na to sa 23. And some traders, some personalities sa Twitter, mas malala pa nga yung analysis na binigay. Kasi sabi nila, sabi nung isa, si Cairo yata yun, or si ano, nalimutan ko, si Farmers yata yun. Sorry, hindi si Cairo. Sabi niya dito, 14 daw. Bibili daw siya ulit sa 14. So medyo mababa na yun. Napakasakit na nun pag bumaba sa $14 yung AXS. So pero ako, kita natin, malaki possibility 28 or 29. Then, kung hindi talaga, 23. Again, May 4, abangan nyo, pwedeng magkaroon ng sell-off sa May 4. Hindi naman sa tinatakot ko kayo, pero it is what it is. Magre-release sila ng token, therefore mag-i-introduce ng panibagong ano, no? Ng mas maraming token in circulation, tendency niyan, bababa yan. Siyempre, magbibenta naman din yung mga yan. Hindi naman masasabi na hodl lang lahat, di ba? May magbibenta at may magbibenta, and yun, nag-i-inject yun ng ano, ng supply sa circulation ng AXS. So, yun, makikita natin kung ganun nga yung mangyayari. So, yeah, it's ano, no? It's not a good day. Para sa crypto world, lalo na yung ano, no, nag-act up yung BTC. BTC din kasi nag-act up ngayon. Hindi natin alam kung anong plano niya sa buhay. Some are saying na normal lang yung pagbaba, pero some are saying or nagpe-predict na magkakaroon nga ng crash. Pero lagi naman sila, ano, kumbaga sa, in terms sa crypto world naman, lagi naman nagpe-predict ng crash yung mga tao. Pero ito, ayan. So nagkaroon na nga kasi ng breakdown dito sa channel na ito. Then ito, ganyan. So, ayun, nagkaroon na ng retest. Pwede nang bumagsak yan papunta dito sa 31K. Ayan, dito kasi yung susunod na support or yung key level ni Bitcoin. Kita nyo naman. Ayan. Then next, siguro, ito na, sasalo, 29K. Next stop. Ayan. Kung mapapanood nyo sa TikTok maraming ano, nag-a-analysis na, yeah, decent naman yung analysis. So, kumbaga logical yung ano yung mga analysis nila, kinukumpara nila yung mga previous actions ni Bitcoin, then yun, nakita nga nila na pwede magkaroon ng major crash. We'll see, no? Hindi pa natin alam yan. Pero yun guys, siguro dun lang muna tayo sa SLP and AXS analysis natin. Maraming salamat and see you in the next video, and I hope you subscribe to my channel, tsaka pa-follow na rin sa Facebook. Meron tayong Facebook page na Hunter TV rin naman yung pangalan. So visit nyo na lang yun. Nag-i-stream ako from time to time, hindi pa regular. I'm still figuring out yung time ko, pero yeah, I'm streaming Origin pa rin naman. Syempre, number one pa rin Origin. And guys, maraming salamat. See you in the next video.